Mula kay Pinoy Mystery Channel, mga kapatid, no? Saan tinago ang mga ginto? Hindi ni Marcos, ha? Ni Haring Solomon, mga kapatid. Kilala naman natin si Haring Solomon, mga tol. Diba? The great Haring Solomon, King Solomon. Saan itinago daw ang mga ginto? Alamin natin yan at bigyan natin ng reaction video, review, commentary, opinion at kung ano-ano pa. Pero bago yan, syempre, kung subscriber ka na ni PMC, subscribe ka na rin sana rito sa ating channel. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mga tol, sana ay mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang dito sa ating channel. At kung di mo pa kilala si PMC, nako po, nakalagay ang link sa ibaba. Bisitahin mo na ang kanyang channel at syempre mag-subscribe ka na rin. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Si Haring Solomon, ang pangatlong pumuesto sa trono ng Israel. Kung hindi pinakamayaman sa kasaysayan, walang duda, isa sa nagmamayari ng pinakamaraming ginto noong unang panahon. Umabot sa mga 22 hanggang 25 toneladang ginto ang tinatanggap nito taong-taon. Wow. Bukod pa sa mga regalo at kabayaran mula sa kalakal ng lupain, mga pilak, diamante, perlas, at mamahaling bato na kaiingitan ng kahit sino. Subalit marami ang nagtatanong kung nasaan na ang nakamamanghang kayamanan ng hari ng Israel. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang Totoo ba? Solomon, anak ni David. Sino si Haring Solomon? Sa mga hindi pamilyar sa angkan ng hari, mababasa sa Biblia sa unang kabanata ng libro ni Mateo na si Solomon ay 15 henerasyon mula kay Abraham sa anak nitong si Isaac at apo na si Jacob. Ang ama ni Solomon na si Haring David ay 25 henerasyon naman mula kay Shem, anak ni Noah, na apo ni Methuselah, anak ni Enoch, ang apo sa tuhod ni Canaan, na apo naman ni Seth, kapatid ni Cain at Abel. 35 henerasyon si Haring Solomon mula kay Adan. Dahil sa kanyang kakaibang kasaysayan at nakabibighaning mga kayamanan, masasabi na si Solomon ay isa sa pinakakilalang tao na nabanggit sa Biblia. Ayon sa salaysay, hindi halos mabilang ang kayamanan ng hari nung ito'y namumuno pa. Taon-taon, maraming mga negosyante, mga ngalakal at mga hari sa Arabia na nag-aabot ng ginto sa matalinhagang hari. Nagpagawa ito ng napakaraming mga bagay na yari sa ginto, kasama ang templo sa pagsamba kung saan ang mga materyales ay tinubog sa ginto. 200 mga panangga at 300 maliliit na kalasag, pare-parehong hinulma sa ginto. 12 estatwa ng agila, isang malaking trono at halos lahat ng gamit sa pagkain at mga iniinuman sa kaharian ay gawa din sa ginto. Tinatayang 500 toneladang ginto na nagkakahalaga ng sobra sa $2 trilyong ang nakamkam ni Haring Solomon. Grabe. Subalit may mga naghihinala sa kakaibang kwento dahil daw sa sobrang dami ng gintong nabanggit. Imposible nga ba ito? Kung hindi ka naniniwala sa salaysay ng Biblia, siguro naman maniniwala ka kung ang kasaysayan mismo ang maglalahad ng mga patunay. Mapapagalaman na ang sandamukal na ginto ni Solomon ay karaniwan sa mga sinaunang kaharian. Ayon sa Gold, na noong 546 BC, nagdala sa lupain ng Lydia ang mga taga-Persia ng ginto mula sa Ehipto. Ayon sa ulat, taon-taon nakakakuha ang Persia ng mga 18 toneladang ginto mula sa Ehipto. Dami. Sabi naman ng Historia Mag, nung sinugod ng mga Romano ang Transylvania, mga taong 105 AD, mayroong mga 250 toneladang ginto ang nasa kaharian ni Decebalus.
Kahit nung unang panahon pa talaga mga tol, no, nakalagay na rin sa Bible kung gaano ka-valuable talaga yung mga ginto, no? At may mga napanood pa nga tayo mga kapatid, ng mga ibang gold daw ni Solomon ay nagmula sa Ophir, 'di ba? Which is daw ano daw 'yun, no? Yung Pilipinas daw 'yun mga tol. So kayo ba ay naniniwala doon sa kwentong 'yon? Etong Pilipinas na ating lupang sinilangan, ito yung Ophir na pinagmulan ng mga ginto ni Haring Solomon nung unang panahon, no, nung unang siglo mga kapatid, no. Talagang ano, no, talagang nakakamangha, no, isipin mga tol. Napakaraming ginto. At magpahanggang ngayon mga tol, no, talagang kung gusto mo mag-invest, no, at meron kang extra money diyan para kaysa iwan mo lang sa bangko at bumababa ang value niyan, ilagay mo na lang sa gold, no. At hindi bababa ang value, mapapanatili niya yung value ng pera mo. At tataas pa mga kapatid sa paglipas ng panahon. Tuloy natin to. Ayon sa ibang ulat, nung sinakop ng mga Macedonians ang kaharian ng Persia, mga 3rd century BC, natagpuan ang mga 1,000 toneladang ginto, wow, sa kapital ng bansa. Taong 1000 BCE, sa bansang Ehipto, nakatala ang inalay ng haring si Osorkon na halos 400 toneladang ginto sa mga Diyos-Diyosan ng kaharian. Mga patunay na ang nabanggit na kayamanan ng hari ng Israel ay hindi imposible. Kung di nyo ba nakikilala si Haring Solomon, no, isa rin siyang napakatalinong tao mga kapatid sa kasaysayan ng daigdig. Kaya siguro napakaraming mga hari, mga kaharian ang nagbibigay sa kanya ng mga gold, mga ginto. Nasaan na ang ginto ni Solomon? Yun ang magandang tanong. Nasaan na? Mula pa nang natanto ng buong mundo, ang di mapantayang halaga ng ginto. Ang pagmimina ay hindi na huminto. Kaya ang paghahanap sa ginto ni Solomon ay hindi rin tumila. Marami ang nag-ukol ng mahabang panahon. Matagpuan lamang ang mailap na kayamanan. Mm-hmm. Yung iba ay tumanda na lang sa paghahanap. At ang ilan ay may masaklap na kinahantungan. Ganun pa man, hindi ito pumigil sa mga umaasa. Ayon sa New York Times, ilang taon na ang nakararaan, natagpuan na raw ang minahan ng ginto ni Solomon sa bansang Saudi Arabia. Ang lugar ng Manda Dakhab o tinatawag na Cradle of Gold sa pagitan ng Mecca at Medina ay pinagtutuunan ng pansin ng mga geologists mula sa Saudi at Amerika. Ayon sa isang mining engineer, sa laki daw ng minahan, pwede raw na ito ang pinagmulan ng mga ginto ni Solomon. Wow! Batay naman sa Observer, ilang taon lang ang nakalipas, nahukay ng mga archaeologists mula sa Universidad ng Tel Aviv ang isang napakalaking minahan sa Tinma Valley ng Israel. Nahukay sa lugar ang mga artifacts, mga nasirang gusali at mga batong haligi. Mm-hmm. Ang sabi sa history.com, napatuloy pa rin hanggang ngayon ang paghahanap sa nawawalang minahan ng ginto ni Haring Solomon. Ngunit sa kasawiang palad, marami ang nabigo at tuluyan ang nawalan ng pag-asa na mahanap muli ang tuneto-toneladang ginto. Subalit kamot hindi matagpuan ang ginto ni Solomon, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang kwento. May isang dahilan na nakaligtaan ng mga eksperto kung bakit hindi nila ito matagpuan. Marahil magugulat ka kung maririnig mo na nakasad sa Biblia ang kinahantungan ng kayamanan. Kung iisipin, dahil sa kung sa Biblia nagmula ang kasaysayan ng ginto, hindi ba walang duda na doon din mababasa kung ano ang nangyari sa mga ito? Pwede, no? Sa ikalawang libro ng Kronika, Kabanata 12, ikasyam na bersikulo, ang sabi, kaya't umahon si Shishak na hari ng Ehipto laban sa Jerusalem. Tinangay niya ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon. At ang mga kayamanan ng bahay ng hari, kinuha niyang lahat ang mga iyon. Kinuha rin niya ang mga kalasag na ginto na ginawa ni Solomon. Ayon dito, kinuha ng Pharaoh na si Shishak ang lahat ng kayamanan ng hari si Solomon. Kaya talagang hindi makikita ang mga ginto kahit maghanap ang mga eksperto sa Israel o sa mga karatig na lupain.
Pero kung mahanap ang kaharian ni Shishak sa malawak na disyerto ng Ehipto, mas may pag-asa na matagpuan ang mga kayamanan. Kaya talaga napaka-misteryo din ng Egypt, mga kapatid, no? Sa lawak, napakalawak na disyertong 'yan, 'di ba? Minsan nga napapanood natin sa mga pelikula, like for example yung The Mummy, 'di ba? No? Doon, no, punong-puno ng kayamanan yung ilalim ng mga pyramid, 'di ba? Mga nakabaon na doon sa buhangin. Kung meron lang sigurong ano, no? Kung meron lang sigurong kakayanan ang teknolohiya ng mga tao na ma-detect na kahit na gaano kalalim pa 'yan, ay ma-detect mo yung napakahalagang metal na yan, yung ginto na yan, matatagpuan at matatagpuan nila dyan. Pero yung iba kasi ano na eh, tawag dito, forbidden na rin kasi. Diba? Masyado nilang pinoprotektahan na talaga. Dito nga lang sa Pilipinas, de, diba? May sabi-sabi, ang Pilipinas daw ay nakahiga sa bundok ng ginto, diba? Pero hindi natin nagagalaw, hindi natin mamina. Yung Yamashita treasure nga, hindi matagpuan-tagpuan eh. Ito pa kayong mga ginto ni King Solomon, di ba? Marcos Gold nga, hindi alam kung nasan na eh. Sino si Shishak? Shishak. Nabanggit sa Biblia ang pagsalakay sa Israel at ang pagkuha sa lahat ng kayamanan na nasa kaharian ni Solomon, kasama ang lahat ng nasa templo. Ito ay naganap sa pamumuno ng isang Shishak. Ayon sa Britannica, si Shishak o si Sheshong the First ay ang unang hari ng 22 dinastiya sa Ehipto. Si Shishak ang sumalakay sa Israel nung namumuno pa si Haring Solomon. Nung namatay ang Pharaoh, mga taong 921 BC, ang anak nito ay nag-alay ng halos 400 toneladang ginto at pilak sa mga sinasamba. Ang pag-alay ng sandamukal na ginto ay pangkaraniwan na sa mga pharaoh ng Ehipto. Ang sabi sa The Collector, maraming ebidensya ang natagpuan hinggil sa mga ginto ng Ehipto. Sinabi ni Pharaoh Amenemhat na sinahigan niya ang buong palasyo ng ginto. Si Tutmosi nagbigay ng halos 14 toneladang ginto. Si Osorkon ay nagabuloy ng 25 toneladang ginto. Mga patunay na karaniwan sa Ehipto ang pagregalo ng mga toneladang ginto. Oversupply pa, no, yung ginto noong mga panahon na yan. Kaya naman nung sinalakay ni Shishak ang kaharian ni Solomon at kinuha ang lahat ng mga ginto doon, walang duda na ito ay naipamahagi na kung saan-saan. O di kaya'y pinatunaw upang gawing kasangkapan. Sino ba naman ang magtatabi lang ng mga toneladang ginto at hindi ito gagamitin? Ama. Sinabi rin sa The Collector na laganap ang nakawan sa Ehipto nung simulang mahukay ang mga pyramids at ang mga labi ng mga pharaoh. Ano't ano pa man ang katotohanan, wala na sa Israel o kahit sa Ehipto ang mga ginto ni Solomon. Siguro sa ngayon, ang salaysay na lamang mula sa Biblia ang magpapatunay sa nakamamanghang kayamanan ng matalinhagang hari. Anong aral ang mapupulot dito? Ang halaga ng ginto ay minsan ay sobrang nakakasilaw na handang ipagsapalaran ng isa ang sarili nitong buhay. Ngunit may pagkakataon na hindi nito kayang silawin ang kamatayang dulot ng pandaigdigang pandemya. Yon. Buksan mo ang iyong isip. Sa madaling salita, no, kahit na ikaw yung pinakamayaman, kahit na nasa iyo na lahat ng yaman sa mundo, no, ay hindi mo pa rin talaga o hindi pa rin yan na magiging solusyon sa problema na pwedeng kaharapin ng daigdig, mga tol. No, siguro sa sobrang tagal ng panahon, yung mga gintong yon na dati nasa iisang lugar lang, ay kumalat na rin, no, sa buong daigdig, mga kapatid, no? Siguro yung mga ginto ni Solomon, dahil nga ginto yan, di naman nawawala value niyan. Eh, iba, nandun na sa pag-aari ng mga kolektor, di ba? Sa underground market. Di natin alam kung nasaan na yun talaga, no? Pero isa lang masasabi natin, no? Yung value ng ginto mula pa nung panahon nila Haring Solomon, eh magpahanggang ngayon, lalong tumataas ang value dahil nga ito'y ginagamit na sa napakaraming bagay, no? Nagiging parang
rare na siya, no? Kaya pataas ng pataas yung value niya, mga tol. Ano masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin, mga tol? Comment kayo sa baba at syempre pag-usapan natin yan sa susunod. Pwede kayo mag-request ng mga bagay, topic na gusto nyong pareactionan sa atin, mga kapatid, no? So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!